Yun, magandang gabi po sa inyong lahat. This is Pastor Roel Idio from J1 Bordabay and you are watching our prayer works. Hallelujah. Magandang gabi po ulit. At I would like to encourage everyone i-share po yung ating live broadcast sa inyong mga kaibigan, kapatid, at mga kasama sa bahay, pamilya. Yun, paki-share naman po. Hallelujah. Ako'y mag-share din while I'm doing this. Ay, mag-isa lang po ako. Pasensya na. Ako rin nagkakalikot na yung laptop. Hallelujah. Yun. Good evening kay Jerry Louie Gansena. Magandang gabi, bro. Sa inyong pamilya, kay Irene. At saka sa iyong mga anak. Magandang gabi sa inyo dyan, sa Bulacan. At long time no see. No, here, ano? Ang tagal din nating hindi kayo nakapanood. Good evening po. Justin, Pastor Justin Vidal Calderon Dolosa is watching with us. Good evening, Pastor Justin sa JA1 Baguio. Shout out po dyan sa mga taga JA1 Baguio. Welcome po sa ating prayer works. Yon, hallelujah. Kay Ate Sheila, good blessed evening, Ate Sheila. Si Dominic Pagas Bicero is also watching from the Philippines. It's already late in the evening, Dominic. Huh? But it's good to see you watching our prayer works. And Lenny Lontok, blessed evening. Again, ang ganda ng presentation. Ha? Ganda ng set ko, no? Hallelujah. Faith Antonio, good evening. Hallelujah. God bless. God bless. Again, I would like to encourage everyone to share our live streaming. Si Jane Francisco Idio, my sister-in-law, is also watching from Sharjah. And who else? Who else is with us tonight? Yon, si hello, Ate Sheila. Hallelujah. Blessed evening po sa inyong lahat. At I would like to, again, encourage everyone, if you have a prayer item, prayer request, paki-comment lang po dyan sa ating comment box or paki-send po sa ating mga pastora at our on standby at sa ating mga intercessors. Nandiyan po si Pastora Shikaina, Pastora July, upang ipag-pray kayo. Yun. Kung if you don't want to share it on our comment box, you can send a direct PM sa ating po mga butihing pastor at mga intercessors. They will pray for you. We will pray for you po. Hallelujah. Kung mayroon naman po kayong mga testimonies, yun, mas maganda rin po yun. We bring back the glory to the Lord sa mga ginawa niya at gagawin pa sa buhay po natin. Amen po ba? Yun. Blessed evening, Faith Antonio. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po, bago tayo po mag-umpisa, ay tayo po muna yung mag-pray, ha? Sige. I would like to ask everyone to bow their heads and close their eyes. Let us invite the presence of the Lord. Hallelujah. Yes, Father God, we thank you, Lord, for this wonderful evening that you have allowed us once again to be near you, Lord, na makadaumpang palad ka naming muli. At makausap ka, makaniig ngayong gabi. Lord, we have a lot of things to say to you, Lord. Marami kaming dapat ipagpasalamat at ikwento to Lord, sa mga nangyari. At alam namin, Lord, na nakikinig ka. You always hear, Lord, our prayers. For you have said in your word, Lord, sabi mo nga sa iyong salita, hindi maiksiyang yung mga kamay at hindi ka bingi upang hindi ka marinig, Lord. Ang kasalanan lamang ang naghihiwalay sa amin, Lord. At ngayon pong gabi kami po ay humihingi ng tawad. Lord, ngayon palang humihingi na kami ng tawad. Patawarin mo po kami sa mga nagawa, naisip, nasabi namin, Lord, mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. We ask, O God, for you to cleanse us by the blood of your Son, Jesus Christ. Lord, and clothe us with a robe of righteousness. With this righteousness, Lord, not our righteousness, but your Son's righteousness, be seen, Lord, sa aming buhay. Makita mo, Lord, ang ginawa, ang biyaya, Lord, ng ginawa ni Jesus para sa amin. Our life has been purchased. We have been purchased, Lord, fully.
fully paid na po, Lord, ang buhay namin. Binili ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatid ko, Lord, na mayroong problema or challenges, struggles, Lord. I pray, Father God, that you would minister sa bawat isa, Lord. Ikaw ang mangungusap, ikaw ang magko-comfort, Lord, sa amin. At ikaw, Lord, ang may bibigay sa amin ang blessed hope. Salamat po, O Diyos. We give you, Lord, all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So, yon si Antoinette Agka Willy Lim is watching with us also. Ramel Boncabos, good evening, bro. I miss you, bro. We can, di na akong galit. We na, bro. Di na akong galit. Yon. Blessed evening po sa bawat isa. At tonight, I would like to share this to you. You know, I was thinking of yung words that could be shared sa bawat isa. And these words ay in-impress sa akin ni Lord, no? Yung pong, ito po, it's a common problem ng mga Christian. Many Christians have never considered the incredible impact ng salita and sa ibang tao. No, alam niyo po ba na napakatindi ng salita, no? God created us to be expressive beings. And the Bible tells us our words hold power, may kapangyarihan po ang ating salita, ang power po ng life and death. Nakasulat po 'yon, 'di po ba, sa Proverbs 18:21, 'di ba? Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Naintindihan po natin. So, napaka-powerful po ng salita. And ito, hindi natin natitake advantage. Or, nakakalimutan natin. Kasi ang nangyayari, sometimes we often say a lot of things. You know, di ba? Hindi po natin na iintindihan that words can either encourage or discourage. Sabi nga po doon sa Proverbs chapter 12 verse 18, ano pong nakasulat doon, no? Ito po, take note. There is one who rash words are like sword thrust. Para daw tabak na tinaga, ano, but the tongue of the wise brings healing. So ang harsh words po pala, is like a sword thrust. Tinaga po 'yan. So pero pag ito po ay maganda. So it's the tongue of the wise brings healing. Ito nagpapagaling, nagko-comfort din. Mayroong nag-encourage, nagdi-discourage din na salita. Hindi lang po yan, kaya nga sabi, life and death, di ba? So, we should be very, very careful on the things that we say. No? Dapat po tayo maging mapagmatsyag, no? Doon sa ating mga sinasabi. No? To speak life is to be a person of encouragement. If you speak life, you speak of encouragement. Kung tayo po ay buhay, di encouragement dapat. Edification. Ano ibig sabihin ng edification? Nagpapalakas. Nag-a-uplift, no? And blessings to others through what you say. Yun po yun. To speak life is to encourage, edify, and bless people. Yung ibang tao, ha? No? Sabi po doon sa Proverbs chapter 10, verse 11, the mouth of the righteous is a fountain of life. So, ito po palang bibig talaga natin ay nagbibigay ng buhay, fountain of life. How can we as followers of Christ learn to harness our words so that we speak life to those who love, to those we love, and to the lost and dying people of this world? Paano? Paano? No? Ang sabi po doon, again, doon sa Proverbs 18:20, paano natin, ito ha, yung tanong, paano tayo makakapag makakaharness o makukuha natin, magagamit natin
being the being Christians, ano, paano natin ito ma-harness, magagamit, no? Doon po sa Proverbs 18:20-21, no? From the fruit of their mouth a person's stomach is filled. So galing sa bibig sa ang tiyan ay napupuno. With the harvest of their lips they are satisfied. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. No, this passage, mga kapatid, figuratively refers to the words as the fruit of the mouth. Intindihan po natin. Yung pong figurative po itong sinasabi dito na yung words are fruit of the mouth, which in other passages are the fruit of the lips, ang ibig sabihin. Ang sinasabi naman, fruit of the lips or fruit of the mouth, no? The harvest of our words can either bring the benefits of life or the detriments of destruction and death. Tandaan po natin yan. In verse 21, sabi, those who love it refers to people who talk excessively. Yung sobrang daldal ba? So, hindi po dapat masyadong madaldal kung ano-anong sinasabi. Be careful with what you say. This is what I'm saying earlier, no? Doon sa Proverbs chapter 10, verse 19, ang sabi po daw, too much talk leads to sin. So, sobrang yung excessive na pag sa salita, sobrang daldal ay nagli-lead po pala sa kasalanan. And these people will suffer the consequences of what they say. Tandaan niyo po yan. Those who purpose to speak life understand that the words we speak have consequences. Mayroon po yung consequence. Na anuman yung sabihin natin, may consequences po yan. Tingnan niyo po ha, when a witness testifies in court, di ba? His or her words may decide whether a defendant lives or dies. Di ba? Yung testimony ng isang tao sa witness stand will cause a person to be incarcerated or makalaya. Di ba? Kaya napaka-importante po yun. Di ba? They are, before they speak, they are sworn in. Sinasabi, swear to tell the truth, nothing but the truth. Kasi po, it will make a man or a woman go free or go to jail. Tandaan po natin, kaya yung salita, yung sinasabi natin ay napakabigat po ng consequence yan. No? Our words can affect the emotional and spiritual well-being or health of someone we care about. Diba? Pag masakit, diba mo, subukan mong pagalitan yung tao na ano, o ikaw napagalitan ng boss mo. Diba? Ang sama ng pakiramdam. Ang hirap ng pakiramdam po noon. Pag ikaw inapagalitan, may sinabi sa iyo na nakasakit, 'di ba? Ay pag minsan nasasabi mo, mabuti pa na lang, ay sinampal na lang. Ako'y mas mabuti pa 'yun kaysa yung pinagsabihin o may sinabing masakit eh. 'Di po ba? Hallelujah. So it is important for us to be very, very careful with what we say. We ought to think carefully before we speak. Dapat isipin muna nating mabuti because our words can destroy marriage, family, friendship, church, ministries. Diba? Diba? A lot of relationships have ended up because of words that has been said. Ang hirap ng i-repair. Pag nabitawan na ng salita ng bibig natin, na ilabas na ng bibig, paano mo pa mababawi yon? No? Yun po yun eh. We have to be very careful. Kasi nga, a lot of things also happens when we speak. Are we building up the lives of our children, spouse, and other loved ones with our words, or are we tearing them down? Diba? You can actually build up your children. Diba? Yung emotional well-being nila. Ay, pag ang bata, pag sinamihan mo lagi na eh, ikaw ay tamad-tamad mo. Diba? Ay, magiging tamad nga yan. Ikaw ay wala ka nang ginawa. Mabuti. Ay, yun na sinabi mo eh.
So it will, di ba, matatanim dun sa isip ng bata yon. So we have to be very careful with what we say, especially sa mga bata po, no? Especially dun sa ating mga anak. Yon, Antoinette Chias at San Pedro is watching Nora Rosel Soriano. Let me just greet some of the people. Olivia Roy, Lenny Rupntok, Libita Cruz, good evening po. Olivia Roy, yan. Sino pa ba na andyan? Si Maris Luntok Comia. Good evening, Maris. How are you? Yon. Sabi po doon sa, ano, sa Proverbs chapter 15, verse 4, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. No? Are we inspiring people with hope or crushing their spirit? Diba? Ito'y nakakapag-build up o kaya ito'y nakakapag-comfort. Diba? Halimbawa, may umiiyak, something happened to her or him. No? And then you say, hey, you deserve that. You think, diba? Diba? Kaya importante po that we have to think first what we are going to say. Especially if you are already a Christian. No, eh, sasabihin natin, ay, ganun talaga ako eh. Aha. Anyone who is in Christ is a new creation. The old is gone, the new has come. Di po ba? Kalimutan natin, iba na po tayo. Binago tayo o binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Jesus remind us that our words originate from inside our hearts. Ang sabi po doon sa Matthew chapter 12 verse 34 to 37. Okay, Matthew chapter 12 verse 34 to 37. Ang sabi po doon, galing sa puso. Ang sinasabi natin, from out, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano pala yung nilalaman ng puso mo, yun ang lumalabas sa bibig. Eh ano ba laman ng puso mo? Tanungin kita. What's in your heart right now? Hallelujah. Ano yung laman talaga ng puso mo? Yun. Ano? Sige. Sabi po, the good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. Kung ano pala yung ano, baka naman ang laman ng puso mo ay galit. Kapatid, ang lalabas sa bibig mo ay galit. Ha? Sumpa ang lumalabas pag may galit, pag may hatred. Di po ba? I tell you, sabi ni Lord, ha? I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Oh, pananagutan po natin yan. For by your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned. Pagtutuusan po natin, ang lahat ng ating tinuran o sinasabi, careless words are tossed out unthinkingly, but heaven hears them. Alam ng Lord yon. If we don't mean it, we should not say it. Amen po ba? Kung naman talaga eh, hindi naman yun, di ba, minsan sa nangyong, hindi ko naman talaga ibig sabihin yun eh. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. That's not what I meant. So, we have to be careful with what we say. The words we say are important because they expose the condition of our hearts. Inilalahad nito yung laman ng puso natin. Sometimes our words can be our own worst enemy. No, ito yung nagiging ano eh. A critical heart will speak disparaging words. A bitter heart, stinging words. A self-righteous heart, judgmental words. A thankless heart, words of complaint. Iyon ang nangyayari. Pag ikaw ay wala yung pasasalamat sa puso mo, ay puro complaint na madidinig sa'yo. Pag ikaw ay self-righteous, judgmental ka. Oh, ha? Pag ikaw ay bitter, ay siya, puro hugot. Diba? On the other hand, a loving heart will speak uplifting words. Pag ikaw, puno ng pagmamahal, ay
Yun, a contented heart, no, words of faith ang laman. A humble heart, words of acceptance. A joy-filled heart, grateful words. Yan po ang lumalabas sa ating labi. Love, contentment, humility, joy. And these qualities, mga kapatid, within ourselves will help us speak life to others. Pag ito ang laman ng puso mo. Ba? Ano kaya? Tingnan. Isip din. Ano? Kung ikaw ay Kristiyano, tunay ha, you should be wise to consider, mga kapatid, the costly outcome of your spoken word. Yung lumalabas, yung sinasabi mo. You should be very wise. Hurtful words of criticism, defeat, hatred, negativity, and hopelessness will eventually produce death. Tandaan po natin yan. Kaya kailangan tayo po ay mag-ingat. Sa ating sinasabi, again, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, sinasabi sa atin, nire-remind, kasama po ako doon, hindi po ako exempted. Kasama po ako doon, ha? Kahit po ako ang nagsasalita nito, eh, ito po ay para sa akin din. No? Kung inyo po matatandaan, si Apostle Paul cautions us, o tayo'y binalaan, to speak only words that will benefit others. Sabi po niya sa Ephesians chapter 4, verse 29, no? Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others according to their needs, that may it may benefit those who listen. Kailangan po, wag kung ano-anong pinagkukwentuhan. Ano? O kaya pinagtatalunan. Walang petty things, pinagtatalunan. Walang kakwenta-kwenta, pinagtatalo. Pinagdidibatihan, pati si Lord. Pati yung salita ng Diyos, pinagdidibatihan. No, paggalingan. Nasa salita. No, we should not do that. Ephesians chapter 4, verse 29 po ha. Let us be reminded of this. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building up others up according to their needs. No, that it may benefit those who listen. No, to speak life means to give words of hope, encouragement, again, edification, support, and love. And when you let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ang sabi po yan sa Colossians chapter 4, verse 6. Sabi po, ha? When someone says through words or action, I feel worthless. I don't know why God made me. Well, maraming ano yan eh. No one cares. I hate my life. Anong gagawin mo? Ano po ang magiging payo mo? How would you encourage? You know? Ito po, pag nakarinig yan, we have a golden opportunity. This is an opportunity for us to speak life into that person. Hindi yung mananahimik ka lang. Sandali at ako yun. Bayan, kung ano nang sinasabi. I will just, you know, face the wall, gano'n. Pag may nadinig tayong gano'n, ito po ay opportunity for us para i-encourage yung tao. Hindi yung, ay, oo nga. Huwag nga-agree pa ka pa na, ay, oo nga, wala kang kwenta. Hindi gano'n, ha? We can follow the example of our Savior and proclaim good news to the poor. Dapat po ganun. Liberty to the captives, recovery of sight to the blind, and freedom to the oppressed. No? Diba? Yung nasa Luke 4, 18 to 19. No, we can speak life and hope to this world, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Hallelujah. Lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Lord para maka-encourage. If you are, hindi ka lang suplado o suplada, may maraming pagkakataon na makaka-encourage ka, kapatid. No?
yung ito po yung nangyayari minsan sa atin, ha. Ito po, I'll tell you what. We don't know, sometimes we don't know how are we going to handle yung salita ng Lord. Okay, right now, you have heard yung mga salita ng Lord. But how do we handle that? No, ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, ito po, tandaan natin to. It is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Isabihin po natin yung salita ng Lord. Yun po, the best way para hindi ka magkamali, salita ng Lord ang gamitin mo. Believe, if you believe, speak His words. No, yun po yun. Speak His words. Kaya importante na nag-aaral tayo ng Bible para there is a word from God na talagang proven and tested. No? Doon tayo kumuha ng salitang sasabihin natin. Da sigurado na 'yon. Walang palya. Salita ng Lord 'yon eh. 'Di ba? Oh. Kasi si minsan ano nga bang sasabihin ko? Ito nga po eh. This is how we do it. No? When we hear, ito kaya po dapat tayo nagte-take down notes. When we hear verses, we write it down. And then, so when there are opportunities that calls for it, we are able to speak the word of God. Amen po ba? Ganun din naman po ako eh. Nakikinig ako, nagbabasa. No? I read the Bible and then I read a lot. Hear a lot of things from the Bible, from other preachers, and then I speak it. So, ganun lang po yun. So, right now, I would like to ask everyone kung meron po kayong prayer request. Again, sige po, pakisend lang po. Rachel Mello is watching with us. Sino pa? Susana Pilar Capograd, good evening po. And praise God sa buhay po ni Asil Buwan is also watching. Yon. Russell Iglesia. Good evening, bro. Good evening. Yon. Hallelujah. Sige po. Let us pray. If we have said something in the past, let us confess it to the Lord. Let us confess it to the Lord. Confess po natin yan. Lord, sapagkat ang sabi niya sa 1 John 1:9, no, confess our sins, no, He is faithful and just to forgive us. No, mga kapatid, I encourage you right now to think about the things that we have said, kanino man. Baka tayo nakasakit, and God is reminding us tonight that whatever na ating nasabi, ihingi natin ang tawad sa Lord. Mga kapatid, let us, let us be mindful. So, magpaturo tayo sa Lord, and He will certainly, absolutely help us. Tuturuan niya tayo, He will teach us on how we're going to do. At ang paano gagawin natin yung sasabihin natin. Ask the Lord right now. If you want to speak life to somebody, pray. Kung hindi mo alam kung paano, how you're going to handle it, kapatid, pray. Pray to the Lord. Right now, I encourage you, close your eyes. Kapatid, hindi ka tinawag ng Diyos upang makinig lamang. Tinawag ka rin ng Diyos na mag-encourage, mag-share ng word. Yan din ang pagkakatawag sa iyo. God has called you to speak as well. If you really believe, if you believe in God, if you have that heart na pinuno ng pag-ibig ng Diyos, hindi mo pwedeng iwasan kung ano laman ng puso mo, kapatid. Kapatid, check your heart right now. Ano ba ang laman ng puso mo? Kung baka mayroong galit yan, o unforgiving yung heart mo, kapatid, tonight is the night. Ngayon yung panahon
Kaya ikaw ay nanonood ngayon for you to let go, to forgive those people. Kapatid, let go and let God. Sige, confess whatever yung hindi maganda, hatred, whatever is in your heart right now na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Close your eyes and the presence of the Lord. God is with us right now, for He has said in His word, two or three gathered in His name, He will be in our midst. Naririto siya and is listening to you right now. Nakikinig ang Diyos sa anong panalangin mo, kapatid. Hallelujah. Yes, Father God, we thank you. Right now, Lord. Marami pong salamat, O Diyos. Marami pong salamat, Lord. There are many instances where we have something that nakasakit sa aming kapwa. We ask, Lord, your forgiveness. Hindi namin to gusto, Lord, and we didn't know, Lord, na sometimes we are unmindful na nakasakit na pala kami. Oh Lord, we ask for your forgiveness. Patawarin mo po kami sa nasabi namin. Cleanse us by the blood of your Son, Jesus Christ. Turuan kung kami ano namin i-deal yung mga tao na medyo mahirap kausap, Lord. Turuan mo po kami kung paano makipag-usap sa kanila. Lord, bigyan mo po kami ng wisdom that we will be able to encourage, hindi makapag-discourage, Lord, ang aming mga salita. Bagkos ito po, Lord, ay mag-edify sa kanila, magpalakas sa kanila. Lord, magbigay ng kalakasan, Lord, sa mga kapatid namin. Yes, Father God, we speak life right now. We speak life right now. Sino man sa mga kapatid ko, Lord, na may pangangailangan, whatever you need right now, kapatid, I declare right now, the favor of the Lord is upon you. Hallelujah. In Jesus' mighty name. For He has said in His word in Luke 4:18-19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our Lord is Jesus, Jesus the Anointed One. And I speak life right now. Kung sino man sa ating mga kapatid na may sakit right now, I speak healing right now. Healing flow in Jesus' mighty name. Healing flow. Pinadadaloy ko ang kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesus. By the power of the Holy Spirit, I speak life to you right now. Pinagagaling ka ng Diyos. Kung ano man ang iyong sakit, karamdaman, kapatid. Hallelujah. Ano man yung inilagay sa iyong katawan ng demonyo right now, tinatanggal ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Any sickness, disease right now, I command you to go sa buhay ng kapatid kong ito in Jesus' mighty name. Hallelujah. I speak life to you right now. Ano man yung pangailangan mo, I speak provisions. In Jesus' mighty name, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Our Lord is Jesus. Hallelujah. Jesus heals you. Jesus provides whatever your needs right now. Ano man yung pangangailangan mo, ipagkakaloob niya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Receive, receive, receive healing right now. Total healing, deliverance flow. In Jesus' mighty name, anuman pakana plano ng kaaway sa buhay mo, kapatid, I rebuke it, I cancel any weapons, no weapons of the enemy shall prosper in your life in Jesus' mighty name. Hallelujah. Pinuputol ko ang anuang pakana gawa ng kaaway ng sa iyong buhay, kapatid, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Pinapalaya ka. Hallelujah. Nang ni Jesus, ikaw ay pinalaya na. If you have accepted Jesus Christ, you are free. Hallelujah, you are free indeed, kapatid. Kung ikaw ay pinalaya ni Jesus, tinanggap mo siya sa iyong puso, sa iyong buhay, ikaw ay malaya na, kapatid, malaya ka na sa kasalanan. Hallelujah,
Hallelujah. Pinalaya ka ni Jesus in Jesus' mighty name. Hallelujah. The blood of Jesus covers you from head to toe. Pamula sa iyong talampakan hanggang sa iyong bumbunan, kapatid. Pinalaya ka ni Jesus in Jesus' mighty name. Hallelujah. Tinatanggal ko ang anumang posas, anumang rehas na nakatali sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Yes, Father God, receive right now. Hallelujah. Bountiful provisions ng Lord. Hallelujah. Blessings upon blessings. Lord, let there be open heavens. Lord, open the windows of heavens to pour out, Lord, yung blessings na inilayan mo sa aking mga kapatid. Lord, yung mga blessings na nandyan sa langit, Lord, ibuhos mo tuloy-tuloy sa buhay ng mga kapatid ko ngayon in Jesus' mighty name. Lord, that we will able to catch, Lord, all these blessings, O God, in Jesus' mighty name. As we speak your word, O God, as we speak, Lord, yung pangako mo, Lord, kami po, Lord, ay naghahantay. Lord, nagpapasalamat na kami. Ngayon pa lamang, we say amen. And we thank you, Lord. We express our gratitude for all the things that you have given us na ibinibigay mo, Lord. Yung buhay pa lamang na ipinagkaloob mo sa amin is more than enough. And Jesus has given us life, Lord, is more than enough for us. At yung kami po, Lord, ay biyayaan mo pa, Lord. Lord, alam ko, Lord, no, hindi pa nadidinig ng aming mga tenga at hindi pa namin nakikita ng aming mga mata o naiisip ang mga bagay na ihinanda mo sa amin, Lord. Hallelujah. Greater things are yet to come in our life. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Kapatid, may naghihintay pa na mas matinding biyaya ang Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Keep the faith. Hallelujah. Share His word. Believe in speak His word in Jesus' mighty name. Hallelujah. Receive, receive. Mga kapatid, receive. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. Mabiyaya ang Diyos. At hindi walang imposible sa Kanya, kapatid. Hallelujah. All these things, all His promises will come to pass because He is a faithful God. Tapat at dakila ang Diyos natin. He doesn't change like a shifting shadow. Hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako. At ang pangako niya sa Jeremiah 29:11, ang sabi niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sa iyong kapatid, sa atin yun, tanggapin natin ang biyaya ng kanyang mga pangako. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Speak, kapatid. Sige, kung merong kang gustong ipanalangin, hallelujah, sige, ipag-pray mo right now. Yes, oh God, I pray, Father God, for Sister Lenny Lontok right now. Yes, Lord, salamat po. I know, Father God, na merong kang ginagawa na sa buhay niya. Lord, that whatever worries, Lord's anxieties na meron siya right now, hallelujah, pinapaltan mo. Lord, hallelujah, pinapaltan mo ng peace. Peace that surpasses knowledge and understanding, Lord. Bigyan mo po siya ng kapayapaan, Lord, that she will be able, Lord, to cast, Lord, unto you all these burdens, all these worries, O God. Lahat ng alalahanin right now, I speak, O God, that she will be able to cast it all to you, Lord. That we will lift up, Lord, all these burdens, Lord, na kanyang dinadala, Lord. At ito po, Lord, ay pinapalitan mo ng kapayapaan at ng joy, Lord, ng joy. Bigyan mo siya ng kaligayahan na hindi niya maipaliwanag sapagkat ito ay galing sa iyo, Lord. Salamat po, O Diyos. I speak, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga kapatid ko, hallelujah. Hallelujah. Kaya, at kay praise the Lord. I speak, Lord, Lord, that you would open their spiritual hearts, O God, for them to receive, Lord, yung salita mo, matanim, Lord, sa kanilang puso, Lord, ang iyong pag-ibig. Maramdaman nila yung pagyakap mo, Lord. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay Diyos na totoo, Lord. Alam ko, Lord, dinala mo sila dito, hindi lang upang magkaroon ng trabaho, pagkos, Lord, upang magkaroon din sila ng relasyon sa iyo. Yes, Father God, an intimate relationship with you, Lord. Salamat po, O Diyos, in Jesus' name.
Hallelujah. 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 Sige po. Kung sino pa po ang mayroong prayer request, just PM me or send it on our post our comment button and portion, dun sa portion po ng comment. Sige po, ipagpipray ko kayo. Hallelujah. Salamat po sa buhay ni Jane Francisco Idio, kay Ivy Maris Lontok Comilla, kay Lenny Lontok, Jerry Louis Louie Gansena, kay Lito Albior, kay Ramil Cabus, kay Russell Iglesia, Camille Buwan, and Rachel Mello, Susana Pilar Capograd, Olivia Roy, Nora Rosel Soriano, Antoinette Sias at San Pedro, at kay ano pa, kay Libita Cruz, kay Ate Sheila. Excuse me po. Hallelujah. Thank you, Lord. Kay Faith Antonio, kay Pastor Justin Vidal Calderon Dolosa, at kay Margaret Ramos Virgino, Dominic Pagas Bricero, at yon. Salamat po sa buhay ng mga kapatid kong ito. I pray, Father, for your divine protection upon them, Lord, at patuloy mo, Lord, na katugunin ang kanilang pangangailangan. I speak blessings and favor po sa mga kapatid kong itong nanood at manunood pa, Lord. Salamat po, O Diyos. We give you glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen. And amen. Hallelujah. Yon. Salamat po. Kaya, yon. Sabi po ni Jerry Louis Gansena, Pastor, gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat ng pagsubok dumating sa buhay namin dahil naging tapat siya at hindi niya kami iniwan. Pakasama din sa prayer yung baby ko, si Angel Ruth Gansena. First birthday niya sa October 5. Yes, Lord, I declare, Lord, at good health sa pamilya nila Jerry Louis Gansena. Lord, I declare provisions, Lord, yung abundant provisions mo sa buhay po nila. And I declare, Lord, yung pagpapala sa buhay din ni Angel Ruth na magse-celebrate ng kaarawan sa October 5. Salamat po, Lord, sa lahat ng biyaya na ipagkakaloob mo, Lord, even the wisdom and talent that you are going to pour in sa buhay po niya. Salamat po sa mga pagsubok, Lord, na pinigay mo sa kanila sapagkat ito po, Lord, pinakikita mo at pinakita mo ang iyong katapatan, kadakilaan sa buhay po nila, sa pamilya po nila. Salamat po. Ikaw, Lord, ang mag-glorify sa buhay po nila in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige po. At hanggang dito na lamang po. At pansamantala po muna ako nagpapaalam. This is Pastor Roel Idio. And God bless everyone.